Good day mga kabi, welcome back sa ating vlog. Ngayon ay short vlog tayo mga kabi. Kanina abang naglalakad ako doon sa aking ibunan ay nakita ko itong aking ibon na patalon-talon. Kamit lamang yung kanyang isang paa mga kabi. Yung kanyang isang paa ay nakaganon sa sahig ng kanyang cage at ang isa naman ay nakasabit mga kabi. Kala ko ay nadali na ng kanyang kapitbahay doon na breeder din mga kabi. Kinabahan ako dahil akala ko ay nadali rin ng daga. So thank God at wala siyang sugat. Namaga yung kanyang paa mga kabi dahil ito sa kanyang leg band na suot. Lesson learned ito mga kabi sa akin na kapag malalaking size yung linyada ng ibon mo ay mas maganda pala na gamitin ay medyo malaking leg band rin. Ang gamit ko sa kanya mga kabi ay 4.5 mm. So, dapat mga kabi ay kapag malalaking size yung kanyang linyada, gumamit tayo ng 4.8 mm or 5 mm mga kabi na size ng leg band. 1 year old, mahigit na ito mga kabi at kasalukuyang nagbibreed. Siguro ay tumaba itong aking ibon. Lumaki yung kanyang pangangatawan. Mga muscle sa legs niya mga kabi siguro ay lumaki rin. Kaya nag-fit itong leg band sa kanyang paa. So, ang solusyon dito mga kabi ay putulin natin yung leg band gamit itong ating wire stripper. Ito. Wire stripper to mga kabi. Dahil wala naman ditong available na leg band cutter na gaya na ginagamit ng mga breeder sa ibang bansa mga kabi. So, itong wire stripper ay pwede na itong gamitin para pang putol sa mga leg band or for emergency purposes mga kabi. Minsan ginagamit ko rin itong wire stripper kung may mga pumupulupot sa kanilang mga paa. Example dyan ay yung sanga ng malunggay. Dahil kapag nag-dry yan, minsan ay pumupulupot yan sa paa ng mga inakay. Minsan pag tingin mo, namamaga yung paa, minsan yan rin yung cause kung bakit napuputol yung paa ng mga inakay natin. So, ito rin yung ginagamit ko na pangsungkit at pangputol sa mga kahit anong pumupulupot sa kanilang mga paa mga kabi. Very useful ito na tool mga kabi. So dapat mayroon ka nito sa iyong ibunan na naka-ready palagi para in case of emergency ay magawan mo agad ng paraan. So ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano ko putulin o kung paano natin kunin itong leg band sa kanyang paa. Kung gamit mo dito ay 4.5 mm na leg band, ay wala ka ng choice kundi putulin mga kabi. Dahil kapag ang 4.5 mm ay hindi mo yan mahuhugot palabas mga kabi. Pwera na lang sa 5 mm ay kaya mo yang hugutin ulit. Pero sa ganitong case na namamaga yung kanyang paa, ay imposible yan mga kabi. So, umpisa na natin yung pagputol sa leg band at para makita nyo kung paano ko yan ginagawa, mga kabi. Bago mo ito gawin, mga kabi, ay dapat ay meron tayong precaution. Gagamit tayo ng safety glasses, mga kabi. Dahil kapag pinutol na natin yan at tumalsik sa ating mata, ay baka madisgrasya pa tayo, mga kabi. So, better na gumamit tayo ng safety glasses. Ang pagkat ng leg band ay madali lang gawin. Pero dito sa aking ibon ay unang subok ko pa lang, alam ko na na mahihirapan ako. Dahil nga sa sobrang dikit yung leg band sa kanyang paa. Ang pagkating ay wala pang isang minuto, tapos na yan. Pero dito sa kanya ay inabot ako ng 20 minutes. Binalutan ko ng bimpo yung ulo ng ibon para hindi niya tayo makita o hindi niya makita yung mga ginagawa natin para ito ay maging less stress sa kanya mga kabi. Dahil nga natagalan tayo sa pagputol ng leg band dahil ito ay tandahan nating inaalalayan para maging successful yung mission natin.
kahit medyo matagal nakabalot yung kanyang ulo ng bimpo, ay wala naman magiging problema. Dahil yung bimpo natin ay breathable naman yung tela. Or yung may mga maliliit na butas at makakahinga naman yung ating ipon. Makalipas ang ilang minuto na matyaga nating tinabaho yung pagtanggal ng leg band, ay successful natin na natanggal, mga kaabi. Makikita nyo sa kanyang paa yung pamamaga, pero dahil natanggal natin yung leg band, ay after few days ay kusang mag-heal yan. Babalik yan sa normal, mga kaabi. Yun nga, mga kaabi, at natapos din nating tanggalin itong leg band. Yun nga lang ay medyo nahirapan tayo, pero okay lang, mga kaabi, dahil successful naman yung ginawa nating pag-rescue sa ating ibon. Medyo nahirapan akong sungkitin yung leg band papasok dahil ito mismong dulo ng ating wire stripper o wire cutter ay hindi ko maipasok sa kanyang paa. Dahil nga sa pamamaga ng kanyang paa. Pero thank God at dandahan nating naipasok at dandahan nating naputol yung leg band, mga kaabi. So ngayon ay wala na siyang leg band sa kanyang paa, pero stress yung ating ibon, mga kaabi. Hayaan muna natin siyang mag-relax para maka-adjust itong ating ibon dahil meron siyang konting sugat dahil sa ating pag-apilit na may pasok yung ating wire stripper, mga kaabi. Yan lang, mga kaabi, at salamat sa inyong pagsama sa ating short vlog ngayon. Sana ay meron kayong natutunan sa ating munting video. Huwag niyong kalimutan na mag-share sa ating mga vlogs at mag-follow sa ating Facebook page, mga kaabi. Maraming salamat. Ingat, kaabi.